Hello at welcome sa ating channel. Ngayong araw nga na to, itutuklasin natin ang Devil Fruit Powers ng bawat miyembro ng Blackbeard Pirates. We all know yung ilang miyembro nga dito sa Blackbeard Pirates ni-reveal na ni Oda yung mga Devil Fruit Powers nila, such as Blackbeard, Shiryu at Katarina Devone. Kaya naman dahil nga sa majority na ng Blackbeard Pirates wala pa rin tayong idea sa kakayanan ng Devil Fruit Powers nila, aalamin nga natin ngayong araw sa video na to yung mga Devil Fruits nila. So game, mapunta na tayo sa main topic natin. Ang unang ang karakter na tatalakayin natin obviously yung captain ng Blackbeard Pirates na si Marshall D. Teach. Currently nga sa series na itong One Piece, itong si Blackbeard pa nga lang so far ang nag-iisang kilala natin na may hawak ng dalawang magkaibang Devil Fruits. Ang una nga niyang na-acquire, which is ito nga rin yung dahilan kaya sumiklab ang Marineford War, yung Yami Yami No Mi, or sa mas kilala natin bilang Dark Dark Fruit. Basically, nakita nga natin itong kakayanan ng Devil Fruit na to nung time na naglaban sila Ace at Blackbeard ng 1-on-1, at nung time rin kung saan panandalian silang naglaban ni Luffy sa Impel Down. Ang ikalawang Devil Fruit naman ni Blackbeard, which is na-acquire niya sa mismong Marineford War, yung dating Devil Fruit ni Whitebeard. At ito nga yung Gura Gura No Mi, o sa mas kilala natin bilang Quake Quake Fruit. As the name itself nga, kaya nga ng Devil Fruit na to na mag-produce at makakontrol ng mga earthquakes. Nakita naman natin kung gaano kalakas ang Devil Fruit na to nung time na gamitin to ni Whitebeard sa mismong Marineford War. Though bahagya nga lang nating nakita kung paano nagamit ni Blackbeard itong Devil Fruit na to sa Marineford War at sa Payback War, pero panigurado na after 2 years time skip at dahil sa pagiging emperor na ni Blackbeard, paniguradong mas na-explore niya na itong Gura Gura No Mi. At syempre mas na-master niya na to ngayon. Anyway, ang sumunod naman yung right hand man ni Blackbeard na si Shiryu of the Rain. Yes guys, right hand man. Since during nga sa cover ng chapter 1031, nakita natin dito si Shiryu. At puro right hand man nga yung mga karakter dito. Bale, ang taglay ngang Devil Fruit na itong si Shiryu yung Suke Suke No Mi, o sa mas kilala natin bilang Clear Clear Fruit na dating pagmamay-ari ni Absalom. Nakita nga natin yung kakayanan ng Devil Fruit na to nung time na naglaban itong sila Sanji at Absalom. So basically yung kakayanan nga ng Devil Fruit na to yung nagagawa niyang maging invisible ang user neto. Yes guys, ngayong hawak na nga ni Shiryu itong kakayanan na maging invisible, paniguradong sobrang laking tulong neto para sa kanya. Since alam naman natin na isa rin siya sa mga pinakamalalakas na swordsman sa One Piece. Anyway, ang ikatlong ang karakter na pag-uusapan natin si Katarina Devone. Taglay nga ni Katarina Devone yung Devil Fruit na Dog Dog Fruit, Model Nine-Tailed Fox. Bali, bukod nga sa kakayanan ng Devil Fruit na to na gawing Nine-Tailed Fox ang user neto, nagagawa nga rin netong manggaya o mag-impersonate ng kahit na sino. Yes, masasabi nating very similar nga yung kakayanan neto sa Money Money No Mi ni Bon Clay. Pero ang pagkakaiba nga lang, itong Devil Fruit nga ni Katarina Devone, pati yung damit na gusto niyang gayahin, nagagaya niya. Samantalang itong kay Bon Clay naman, hindi niya nagagaya yung damit at kailangan niya pang hawakan yung gusto niyang gayahin bago gumana yung Devil Fruit powers niya. So una nga nating nakita yung kakayanan ng Devil Fruit na to ni Katarina Devone, nung time na pumunta si Gecko Moria sa kanila. Dito ginaya nga niya si Absalom. Bali ngayon, tapos ko na ngang i-explain yung mga so far alam na nating mga Devil Fruit powers ng tatlo sa miyembro ng Blackbeard Pirates. Ngayon mapunta naman tayo sa mga hindi pa officially sinasabi yung mga Devil Fruit powers nila, or sa mga wala pa tayong idea kung may Devil Fruit powers ba sila o wala pa. Unahin na nga natin dyan itong si San Juan Wolf. Based nga sa Vivery card na itong si San Juan Wolf, minention nga na ang maximum size daw niya 180 meters. Uulitin ko guys ha, yung maximum size daw niya 180 meters. Meaning may posibilidad na hindi talaga ito yung real size ni San Juan Wolf. At as stated, maximum size nga daw ni San Juan Wolf itong 180 meters. Kaya pwede nating sabihin na kaya rin niyang paliitin yung sarili niya. So I assume yung taglay na Devil Fruit na itong si San Juan Wolf yung Mega Mega No Mi. Kung saan may kakayanan nga siya na palakihin o paliitin yung sarili niya.
Ang simpleng logic nga natin dito e syempre yung tanong kung paano nagkasya itong si San Juan Wolf sa level 6 prison ng Impel Down, di ba? Kasi kung ganito siya kalaki, paano siya magkakasya dito? Meaning kaya niyang paliitin yung sarili niya, kaya siya napunta sa Impel Down prison. Anyway, ang susunod nga nating aalamin yung Devil Fruit, itong Devil Fruit ni Lafitte. Bali may konti na nga tayong idea patungkol sa Devil Fruit powers niya. At ito nga yung kaya niyang magkaroon ng mga pakpak. Nakita naman natin ginamit niya to during Jaya Arc, kung saan lumipad nga siya para makapunta sa Meridua. So I assume na ang Devil Fruit powers na itong si Lafitte yung tinatawag na Bird Fruit, Model Owl. Since itong mga owl nga napakatahimik at gumagalaw ng patago na halos hindi mo mararamdaman. Same as sa personality na itong si Lafitte, kung saan sobrang ingat nga niyang gumalaw. At gaya nga ng sinabi ko kanina, pumunta siya ng Meridua nang hindi nararamdaman ng kahit na sino. Imagine guys ha, maraming ang malalakas na tao sa Meridua, including yung mga admirals at si Sengoku mismo, na alam naman nating lahat na nagtataglay ng observation haki. Kaya naman ang hindi nga siya maramdaman sa pagpunta ng Meridua, it shows na talagang napakagaling netong si Lafitte na gumalaw ng patago. At in fact, napakatalino nga rin niya. Since nakita naman natin na siya yung nakaisip na pumunta ng Meridua para isuggest kay Fleet Admiral Sengoku na gawing isa sa mga Seven Warriors of the Sea yung captain niya na si Blackbeard. At based nga sa Greek mythology, yung simbolo nga ng owl, naka-base kay Athena. Kung saan itong si Athena nga yung goddess of wisdom and strategy. Same as kay Lafitte na nakita naman natin na parang siya yung Robin ng Straw Hat Pirates, na siyang pinakamaraming alam at matalino sa grupo. Anyway, ang sunod naman nating pag-usapan itong marksman ng Blackbeard Pirates na si Van Agur. Basically, ang naisip ko ngang pinaka nagfi-fit na Devil Fruit kay Van Agur yung Nagi-Nagi Nomi, o sa mas kilala natin as Calm-Calm Fruit. Alam naman nating lahat na itong Devil Fruit na to dating pagmamay-ari ni Don Quixote Rocinante. Kung saan ang kakayanan nga ng Devil Fruit na to kaya na itong i-mute o patahimikin ang kahit na anong bagay at kahit na sinong tao. Yes guys, sa tingin ko nga sobrang perfect ng Devil Fruit na to kay Van Agur. Dahil imagine guys ha, kapag mangyari nga at bumaril na itong si Van Agur at dinagdagan niya pa to ng Devil Fruit powers niyang Nagi-Nagi Nomi, paniguradong hindi mo na malalaman pa kung nasaan manggagaling yung mga atake niya, diba? Kumbaga magkakaroon ng instant silencer yung mga atake nitong si Van Agur. At syempre dahil dito kinakailangan ng makakatapat ni Van Agur ng isang high level na observation haki user. At sino ba sa Straw Hat Pirates ang pinaka magfi-fit dito? Syempre wala nang iba kung hindi yung pinaka matapang nating karakter na si Usopp. Dahil alam naman nating lahat na during Dressrosa Arc na-awake nga ni Usopp yung observation haki niya. Kaya naman once na maglaban na itong sila Van Agur at Usopp, paniguradong bakbakan ang makikita natin. Ang sunod naman nating pag-usapan itong si Jesus Burgess. Recently nga lang during Dressrosa Arc na-confirm natin na so far wala pang Devil Fruit powers itong si Burgess. Since naikipagpatayan nga siya, makuha lang itong Mera Mera Nomi. Kaya naman ang tingin ko ngang magfi-fit na Devil Fruit para dito kay Jesus Burgess yung Yagi Yagi Nomi model ship. So ano nga bang basis ko bakit ito yung naisip kong Devil Fruit para kay Burgess? Dahil in Bible nga hinahambing itong si Jesus sa isang lamb or sa sheep dahil sa purity neto at sa innocence neto. At since ang pangalan nga ni Burgess Jesus, ito nga yung naisip kong pwedeng ihambing sa kanya. Kung makakapag-transform nga itong si Burgess into sheep, sobrang magfi-fit to sa physical abilities niya. Dahil nakita naman natin sa laban nila ni Sabo na talagang pansuntukan itong si Burgess. At dahil nga sa balat ng sheep na napakakapal, mas matutulungan neto si Burgess na mapahina yung impact ng mga attack na tatama sa kanya. Anyway, ang sumunod naman nating pag-usapan itong si Doc Yu. Masasabi nga natin na itong si Doc Yu yung literal na doktor sa Blackbeard Pirates. Since during nga sa time na sugatan itong si Burgess dahil sa naging laban niya kay Sabo, sinabi nga niya ng malinaw kay Shiryu na papuntahin daw si Doc Yu sa lokasyon niya para gamutin siya. Bukod nga sa pagiging doktor, masasabi nating highly talented din itong si Doc Yu sa paggawa ng mga bomba. Since during Jaya Arc nga, nakita naman natin yung mga mansanas na ginawa niya na merong mga bomba sa loob neto. Sa tingin ko nga ang magfi-fit na Devil Fruit para kay Doc Yu yung Sick Sick Fruit or Plague
Big Plague Fruit. At ito nga yung kakayanan na makapagpalaganap ng sakit. Binasi ko nga itong Devil Fruit na to sa huling horseman, sa Four Horsemen ng Apocalypse. Itong huling horseman nga ng Apocalypse ay tinatawag na Death, since may sight nga itong hawak na similar sa Grim Reaper. At sa mga hindi nakakaalam, ang epithet nga na itong si Dokyu ay Grim Reaper. Plus similar nga rin yung kulay ng kabayo ni Dokyu sa kulay ng kabayo ng huling horseman na to. Plus meron nga ring hawak si Dokyu na isang sight na similar sa ika-apat na horseman. At base nga sa kwento, may kakayanan daw itong huling horseman na to na makapagpalaganap ng sakit at gutom. Kaya naman itong plague fruit nga, or yung sick fruit, yung naiisip kong pinakamag-fit sa devil fruit ni Dokyu. Sa abilang banda naman, mapunta naman tayo kay Alvaro Pizarro. Ang tingin ko nga mag-fit na devil fruit para kay Pizarro, yung cat fruit model lion. Bukod nga sa similarity ni Pizarro sa appearance ng isang leon, makikita nga rin natin yung whiskers ng isang leon, may pagkakahawig nga rin sa bigote netong si Pizarro. At sinasabi nga rin na itong leon nga daw ang king of the jungle. At yung epithet nga netong si Pizarro, corrupt king. Kaya naman nagfi-fit nga itong devil fruit na to sa kanya. Plus kung susundan nga natin yung sequence ng may mga cat fruit sa mundo ng One Piece, itong si Rablucci nga taglay yung jaguar model. Si Uso naman taglay yung saber tiger model. Kaya naman ang ibigay nga ni Oda kay Pizarro itong lion model, sobrang laking impact nito based sa superiority niya kila Uso at Rablucci. At isa pa may mga theory nga rin na naglalabasan na itong si Pizarro nga daw dating miyembro ng Beast Pirates. Kaya naman ang magkaroon nga ng cat fruit model lion itong si Avalo Pizarro, sa tingin ko nga sobrang sakto neto para sa kanya. Anyway, ang huling karakter nga na pag-uusapan natin si Vasco Shot. Base nga sa appearance netong si Vasco Shot at sa epithet niya, malakas nga siyang uminom ng alak. Kaya naman ang naiisip ko ngang mag-fit na devil fruit para sa kanya yung tinatawag na poor fruit. Out of all members nga ng Blackbeard Pirates, itong si Vasco Shot nga lang yung hindi ko nahanapan ng matibay na basis. Pero kaya ako nga nasabing poor fruit ang possible na devil fruit niya, dahil sa lagi nga siyang umiinom. Kumbaga ang magiging kakayanan ng devil fruit ni Vasco Shot, yung kahit na anong atake na ibato sa kanya, magagawa niyang liquid. Yes guys, for example, umatake ka ng apoy kay Vasco Shot, so magagawa niya kaagad to na maging tubig at pwede niya patong ibalik sa kalaban niya. I know medyo out of reach na nga itong devil fruit na to, pero malay natin, diba? Anyway, ito na nga sa tingin ko yung mga devil fruit abilities ng bawat isa sa miyembro ng Blackbeard Pirates. So kayo ba? Gusto ko kayong marinig. Ano nga ba sa tingin nyo ang bagay at talagang mag-fit na devil fruit para sa bawat miyembro ng Blackbeard Pirates? Kung may naiisip kayong idea, huwag ka nang mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. At dito na nga nagtatapos itong maikling theory natin para sa devil fruit powers ng bawat miyembro ng Blackbeard Pirates. So yun lang.